Pilipino naman ang nasawi, kabilang si Edwin na naka-video call ng partner niya habang may sunog. Mami, nasusunog yung building namin. Tapos kumukuha na sila ng mga gamit. Wala, lumabas sila ng flat nila, yung kwarto mismo nila. Tapos doon na po, simula na po ng sigawan. Tapos naririnig ko po yung sigawan. Mami, hindi na ako makahinga. Tapos yung sigaw ni Jeffrey na halos yung nagmamakaawa na tulungan sila. Nawala ng video, pero nadinig pa rin ni Ronalyn ang pag-uusap ni Edwin at ng Pinoy ding si Jeffrey. Ang nakalock is yung fire exit. Hindi kasi daw agad-agad magbukok sa niya hanggat hindi pinupukpok ng martilyo. Kasi naka-steel door daw po yun eh. Sumisigaw na sila nang nahihirapan sila huminga. Tapos nawala na sila sa linya na parang naririnig ko na lang yung hikahos. Kasama sa mga inuulila ni Edwin, ang first baby nila na ipinagbubuntis ni Ronalyn. May pangarap ko eh. Tapos biglang ganito. Masaya pa siya na gusto niya makita yung baby niya. Wala. Yung gabi na bago siya matulog, sabi niya pa sa akin, mahal kita, mami. I love you. Ingatan mo si baby, ha? Sa Umingan, Pangasinan naman, ay nagluluksa rin ang mga naulila ni Jesus Lopez, isa sa tatlong Pilipinong nasawi sa sunog. Sobrang bait nilang tatlo. Wala kaming masabi sa pag-uugali nila. Wala kaming masabi. Nag-share sila ng pagkain, kung pagod kami. Nagigiramay po kami sa inyo po. Sa lahat. Araw-araw po kasama yun. Pagkain. Bukod sa pagtiyak sa tulong at benepisyo at pag-uwi ng labi ng mga nasawing Pinoy, tuloy ang monitoring ng Migrant Workers Department sa imbestigasyon sa sunog. If there are any legal liabilities mentioned in that report, in that investigative report, then we asked our lawyer to already immediately study the possibility of taking action. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.